Eksklusibo pong nakapanayam ng GMA News ang kasambahay na nakuhanan ng CCTV na sinasaktan umano ang kanyang alagang sanggol sa Makati Kamakailan. Itinanggi ng suspect ang paratang at may panawagan din siya sa kanyang mga amo. Balitang hatid ni Cedric Castillo. Ako kay Sir Mike at kay Ma'am Jade. Siya si Mary Bernadette Kasuko, ang kasambahay na nakuna ng CCTV na nananakit daw sa 3 buwang gulang na alaga sa isang kondominium sa Makati. Sa CCTV footage, iwinasiwas niya ang alagang sanggol na parang laruan at paulit-ulit na pinagpapalo sa katawan at ulo. Nasa trabaho ang mga magulang ng sanggol nang mangyari ito. Nadiskubre na lang nila ang pananakit nang may nakapansin ng gasgas sa balat ng sanggol. Pinauwi siya ng kanyang mga amo matapos ang nangyari at sinampahan ng kasong child abuse. Pero sa panayam ng GMA News sa kasambahay, itinanggi niyang sinasaktan niya ang alaga. Nakasanayan na raw talaga sa kanilang lugar na niyuyugyug ang sanggol para tumahan. Kalam naman po nila kung paano po alagaan si Bebe. Gustong-gusto po niya na talagang niyuyugyug siya kasi parang nasa duyan siya. Hindi rin naman makapaniwala ang ina ni Bernadette sa mga paratang na ibinabato sa anak. Hindi talaga po iniisip na magagawa yan ng anak ko. Sobrang bait ang anak ko. Kaya nga siya naghahanap ng trabaho para makatulong sa mga kapatid niya sa pag-aaral. Panawagan ni Bernadette sa mga amo. Masana po, huwag naman po akong dikitin ng ganito. Desidido ang pamilyang pinagsisilbihan ni Kasuko na sampahan siya ng kaso. I don't think there's any excuse for mistreating a total victim, which in this case the child is. I mean, the child cannot fight back, make sumbong. All the child can do is really just scream for help. Sa kabila ng naranasang pananakit mula sa yaya, wala namang nakitang pinsala sa katawan ng sanggol makaraang ma-examine sa isang pribadong ospital sa Quezon City. Cedric Castillo, GMA News.